Hello friends, welcome uli sa ating channel. Ito naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa bakal ng poste at saka yung bakal ng puting natin, no, ng poste natin. Dati po kasi mga bakal ng wall puting at saka mga bakal ng pader natin na horizontal and vertical bar. This time po ang pag-aaralan natin ay yung sa poste naman, no? Yung bakal ng mga poste, yung main bar, yung lateral ties natin at saka yung bar ng puting natin. Etong sa baba na nakikita natin. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa videong ito. Kaya lang kagaya po ng dati, sana po pakipindot nyo yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell, pati rin po yung share. Ang ating channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon na sana po panoorin nyo yung mga ito. Maraming salamat po. Okay, punta na po tayo sa computation, no? Ang una po nating kukumputin ay yung bakal po ng column puting natin. Apat-apat po yung bilang ng bakal natin, no? Four both ways po siya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kabilaan, no? Bali, 8 pong piraso yan yung bakal natin. Bali dito po, no? Meron po tayong ibabawas na 75 mm concrete cover sa haba ng bakal, no? 75 mm po dito sa right, 75 mm po dito sa left. Kaya 150 mm po lahat yung ibabawas natin sa bakal para po makompute natin yung actual length po ng bakal natin dito sa puting. Tapos po saka natin kukomputin yung bilang ng commercial length na magagamit natin dito sa puting na bakal natin. Okay, ito po yung computation. Okay, ito po yung computation, no? Yung puting size po natin, 800 mm by 800 mm po yan. Bilang po ng puting natin or column natin, no? 24 pieces po yan. Bali, number of bars po natin for bar both ways po yan. Bali, bawat poste po, 8 piraso yan, no? Bali, total number of bar po natin na number of bar per puting times number of puting po yan, no? Bali, ang total na bilang po niyan na 8 pieces po bawat puting times 24 dahil 24 po yung puting. Bali, 192 pieces po yon, no? Ang haba naman po ng puting bar, no? Bali, length of puting minus 75 mm minus 75 mm na concrete cover po yon. Gaya po na sinabi ko kanina, no? 800 mm po yung lapad ng puting. Leles po natin yung concrete cover na 75 mm, 75 mm. Ang haba po niya, 650 mm or 0.65 meters po yan. Bali, ito po yon, no? Bali, pagkatapos po palang ibawas yung 75 mm sa 800 millimeter, bali, 650 mm po pala yung haba ng bakal, no? Ayan po yon. Bali, kukunin na po natin ngayon yung bilang ng 6 meter commercial length. Kukomputin na po natin. Bali, 650 mm po pala ito or 0.65 meters. Bali, ito po yung computation na yan, no? Yung bilang po ng 6 meter commercial length, bali commercial length divided by cut per piece po, no? Bali 6 meter commercial length po divided by 0.65 meters dahil yung haba po ng 0.65 meters. Bali ang makukuha po natin, no? 9.23, sabihin natin 9 pieces po. Bali yung pong 0.23 scrap na po yon, no? Magagamit na lang po yan sa mga rebar po ng wall puting natin. Okay, punta po tayo dun sa next computation natin. Yung piraso po ng 6 meter commercial length, makocompute na po natin, no? Total number ng bar divided by pieces po yan per 6 meter. 192 pieces po, no? Yung piraso po ng bakal natin divided by 9 pieces. Ito po yung nakuha natin. 21.33. O sabihin natin 22 pieces po yan na 12 millimeter diameter, 6 meter commercial length po. Okay, ang susunod po nating kukomputin ay yung main bar naman ng poste natin, no? Ito pong apat na nakatayong ito, ayan po yung kukomputin natin, no? Kung ilan pong 6 meter commercial length ang magagamit natin dyan, bali bawat poste po, apat na main bar po ang gagamitin natin, 12 millimeter diameter yan. Kaya lang yung poste po natin, 24 piraso, kaya 4 times 24 pieces po yon, no? Yung pong computation niyan, ito po yon.
Bali, ito po yung piraso niya, no? 24 pieces po yung poste natin. Bali, bawat poste po may apat na bakal. 24 times 4 po yan. Bali, 96 pieces po na main bar yan. Ang susunod po natin kukumputin ay yung haba naman po ng main bar natin. Bali, yung haba po ng main bar, no? Bali, consider po natin yung height ng poste natin. Ito po yung haba ng main bar kasama po yung bend na yon, no? Yung pong taas ng poste, tapos yung kapal ng puting natin, idadagdag po natin yung bend na yon ng bakal ng poste natin, no? Bali, 16 dB po yon, or 16 times diameter ng bar, no? Kaya lang magle-less po tayo ng 75 mm concrete cover sa baba po ng puting. Hindi po kasi nakapatong sa lupa yung main bar ng bakal natin na yan. Ang computation po, ito po yung computation yan. Bali, ito po yung computation niya. Height of column po yan plus puting thickness. Bali, 16 dB po para dun sa bend, or 16 times diameter ng bar. Diameter po natin, 12 mm diameter minus 75 mm na concrete cover, no? Ang height po ng column, 2,400 mm po yan, plus thickness na 250 mm, 16 times 12 po, no? Ipa-plus po natin yon, minus 75 mm na concrete cover. Ang haba po na kuha natin, 2,767, sabihin natin 2,800 mm or 2.8 meters po ang nakuha natin na haba ng main bar. Once na-compute na po natin yung haba ng main bar na 2.8 meters, mako-compute na po natin kung ilang 6 meter commercial length ang magagamit natin, no? 6 meter commercial length is equal to commercial length divided by cut per piece muna po ang kukunin natin kung ilang piraso. 6 meters divided by 2.8 meters, 2.14, sabihin natin 2 pieces. Makakakuha po pala tayo ng dalawang pirasong 2.8 meters sa isang 6 meter commercial length, no? Yung point 14 po na yon, scrap na po yon, no? Bali, ang computation po sa dami ng 6 meter commercial length, total number ng bar natin per 6 meter commercial length, 96 pieces po na main bar yan, ito po yon. Bali, divided by 2 pieces per 6 meters, 48 pieces po na 12 millimeter diameter, 6 meter commercial length po. Bali, yung 96 pieces po nakuha yan na apat na main bar sa 24 poste po yon. Kaya 4 times sa 24 po, 96 pieces po yan na 2.8 meter actual length ng bar, vertical bar po natin. Okay, ayun po pala yung computation ng main bar natin, no? 48 pieces po pala na 6 meter commercial length po ang magagamit natin diyan. Bali, 12 millimeter diameter bar po yon. Okay, ang susunod po natin kukumputin ay yung anilyo po natin, o yung lateral ties natin, no? Kung ilang pong 6 meter commercial length ang magagamit natin dyan. Ayan po yung next computation natin. Yung bilang po ng anilyo natin, no? Bali, 15 po bawat column. Bali, 24 po yung column. 15 times 24. Bali, 360 pieces po yung bilang ng lateral ties natin. Sa haba po ng anilyo, no? Pag binawas po natin yung concrete cover, tapos sa yung mga hook po dinagdag natin, yung dalawang hook na 10 dB or 10 times diameter ng bar, makaka-compute po tayo ng 880 mm or sabihin na natin na 900 mm or 0.9 meters. Yung piraso naman po ng 6 meter length, bali 6 meter divided by 0.9, bali 6.66, 6 pieces po, scrap na po yung 0.66. Yung pong piraso ng 6 meter commercial length, 360 pieces divided by 6, bali 60 pieces po na 10 mm diameter bar, 6 meter commercial length po magagamit natin. Sa alambre naman po natin, no, na ito po yung computation, nakakompute po tayo ng 11 kilograms, number 16 GI wire po. Pag pinagsama po yung 12 mm diameter bar, no, 1270 pieces po yan, times 230 pesos, bali 16,100 pesos po yon. Yung 10 mm na lateral ties po yon, 60 pieces po yon, times sa 170, bali 10,200 pesos po. Yung alambre po natin, 880 pesos po yan. Total cost po natin, 16,100 plus 10,200 plus sa 880 po yan. Total cost po, 27,180 pesos po. Okay, ayun lang po yung video ko. Maraming salamat po. Sana wag na lang pong kalimutan yung like, subscribe, tsaka notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-watch po ng video kong ito. Maraming